Hello po! Magandang umaga mga kapatid! Yan! Welcome back to my YouTube channel! Levins Katapang po! Nandito na naman tayo para magbigay sa inyo ng kaalaman o konting kaalaman sa dairy farming. Yan! Baga sa ano, ipapakita ko sa inyo yung mga pang araw-araw na ginagawa dito sa dairy farm. Bihira na tayo makapag-video, makapag-upload, video. Pagod talaga. Alam niyo naman ang dairy farming is hindi simpleng trabaho. Not easy job but manageable naman. Sabi nga, kakayanin para sa ekonomiya. No? So, welcome back po ulit sa ating YouTube channel. So ngayon po ang gagawin natin maglilipat tayo ng ating milkers o yung ating herd 2 kasi kulang na yung kanilang damo. Nagpakilip lang tayo. Kung nakita nyo dati naglilipat tayo hapon, may time na naglilipat din tayo ng mga before lunch. No, mga before lunch naglilipat din tayo ng ating mga herd. So ngayon, pakikita ko sa inyo yung mga baka. Bukas yung irrigation dun sa may gate. May kaylay na bukas. Ito yung mga baka na takot sa ulan, takot sa tubig. Hindi naman umuulan yung irrigation. So takot sila sa tubig. Ang mga bakang takot sa tubig. Yan po ang ala ko ang mga baka warm-blooded sila, yung matigas sila sa lamig. Itong mga to takot din sa tubig. Pakita ko sa inyo. Good girl. Go. Lakad kayo. At ako pupunta doon sa likod. Sa may tubig, napunta sila sa may tabi ng fence kasi takot silang mabasa. Ayaw dito lang mabasa. Sila naglalakad kasi may damo dyan, hindi ganun hindi mabato siguro.
init na po uli ngayon, kaya nagbukas na uli ng irrigation. Ito mga padak namin, mga tagilids. Tagilids! Ayan, sumbunan natin sila. Sila. Tapos ayun, makikita nyo doon, ayun na yung mga naon ng baka, nandito sila sa kanilang padak doon, malayo. So ayan, so let's go mga kapatid, sundan natin sila. Ito yung nagpaiwang kanina eh. Okay, nasa ulo. Bagal nila. Ang gagawin ko, unahan natin kasi bumuksan ko rin yung kabilang herb. Walang ginandamo nila. So, akin ibibigay yung piraso doon sa let's go. Mga kapatid, layo pa ng mga herd to na to. Balikan ko na lang itong mga po mamaya. Matapos natin ibigay yung pag-rasong break na isang herd. Yan, nag-shortcut na po tayo. Di ko kaya tumahan sa pata para buksan mo yung gate at lang sila yung pagpasok sa bagong tabo. Herd 1 po yan. Yung kanina yung tinutulak natin, herd 2. So ito, herd. Herd 1. Okay. So, tawagin natin ito. Come on, girl! Dagdagda mo lang ito. Kasi kulang yung damo nila dyan sa padak na yan. Para sigurado na mayroon pa silang ano, dagdag na damo dito sa kapilang padak na to. Come on! Yan sila. Nandun sila sa may taas. Eh tayo sa may baba. Come on! Come on! Yan, iwanan natin sila dyan. At maglalakad na yan, hindi naman natin yan sasaraduhan eh. Para wala kasing water trap dito, walang painuman. Kumbaga sa Tagalog, walang water trap kasi nakaharang pa rin yung break doon para hindi sila pumunta rin sa nakainan na. So dito lang sila mag-stay. Tapos pag kailangan nila ng tubig, lalabas sila dyan. Uli, kung saan sila dumaan, maghanap sila ng water trap. Doon may water trap. Tsaka doon sa side na doon. Sa side doon. Okay. Yeah, mga kapatid, oh. Okay na. Okay na yung herd 1. Balikan natin yung ating herd 2, yung itinutulak natin kanina. Medyo mabagal kasi yung herd 2 natin kasi doon natin inilalagay yung mga na-check natin na mga lame cow, yung may mga problema sa paa, yung napipilay na na-check natin na medyo okay nang lumakad pero pilay pa din, doon natin nilalagay sa kabilang herd, sa herd 2 kasi once a day lang yon dinadala sa shed. So, kung para hindi masyadong dumami yung ating baka doon sa red cow o doon sa penicillin cow, doon natin nilalagay sa herd 2. At least, once a day pa rin siya. Pero pag worse, dito natin lalagay sa penicillin mob,
Pero hindi lahat po ng nasa penicillin mo ay may antibiotic. Yung iba, kailangan lang talagang magpahinga at medyo hindi pa ganun kagaling yung kanilang paa. Ano? So let's go. Puntahan natin uli yung Herto at tingnan natin kung malapit na sila. At ating sasarduhan yun kasi hindi natin pwedeng hindi sasarduhan at baka pagbalik natin eh nagkalat na uli yan dyan kung saan natin kinuha, baka bumalik doon, ano? Sige, punta tayo, punta natin at sundan natin yung mga last cow na andun sa laneway. Ayan, dito na yung mga baka. Ayan, yung mga papabagal. Ito na, lapit na rin sa baka. So, nakikita nyo naman, ayun na yung mga kasamahan nila. Ayan mga kapatid, oh. Yan yung ating mga baka na dala na natin doon sa kanilang padak na pagkakainan, no? So hanggang dito na lang po muna ang ating video mga kapatid. Muli po, ito ang inyong kabaka, kamagsasaka Levins Katapang po. Sana po may natutunan kayo at nagkaroon nadagdagan ang inyong mga kaalaman about dairy farming. See you on my next vlog po. God bless. Ingat po tayong lahat.